Hi guys, so good morning. Hello, ito yung pamaraan kung paano gumawa ng Glutenate Tea. Dito pinipili ko yung pinaka fresh na bulaklak. Kasi antioxidants to at maraming health benefits. Pinaka lower blood pressure din. Basta miracle flower to siya. So dito makikita nyo fresh na fresh yung mga kinuha natin na bulaklak. Gagawin natin itong tea. So pagkatapos nito, ilalaga natin sa mainit na tubig. Now, lilinisin natin yung mga petals. Kukunin natin yung petals lang. Iwan natin yung kulay green. Yan. Yan yung ilalaga. Huwag yun ang isama yung green. Petals lang talaga. So, gagawa ko nito ng albot ng Glutenate Tea ng marami kasi good for the para sa buong family. Ayan. Lahat makakainom nito. So marami kasing nagtatanong kung paano ba talaga gamitin yung Glutenate Tea, paano yung pag-prepare. So ito piniprepare natin. Ilinisin muna, ha? Okay, i-off ka na, ikaroon naman. So, ito nilalagay natin yung tubig. Yan. Actually, yung proper dosage nito, yung 10 peraso ay equivalent sa isang 10 peraso na albutra, na glutenate na bulaklak, equivalent to 1 glass. Pero kung marami naman kayong tanim, walang problema na sumubra. Mas mabuti nga, mas matapang. So ito na, papakuluan na natin. Ayan. Papakuluan natin siya hanggang sa makita natin na hanggang sa makita natin na tuluyan ng lumipat yung kulay ng petals sa tubig. Okay, tignan natin mamaya hanggang sa pagkulo. Ito, lalagyan natin siya ng additional na calamansi or dalandan. Ayan. Para sa vitamin C. Maganda rin na mas mabuti kung honey yung ilalagay natin na pampatamis. Diyan din honey din. So yung gawin natin na pampatamis, honey yung gagamitin natin na pampatamis. Yan. Isarado lang. Sa ito sa pinaka malakas at masustansya na herbals nating niluluto ngayon. So yung meron dito, yung glutenate natin na flower, ayan siya. Then yung nilagyan natin ito ng calamansi or dalandan para source ng vitamin C. At saka yung ginawa nating pampatamis, mas masarap pagka organic like honey. So ito na siya. Nakikita natin, prepare na siya. Kulay blue na yung tubig niya. So prepare na itong inumin. Pwede nyo itong gawing inumin, pwede nyo siyang inumin ng mainit na tubig. Pwede nyo rin siyang inumin na malamig lang. Pwede nyo ilagay sa freezer at saka pag lumamig doon inumin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo na gawin. So ito na siya, prepare na siya. May mula sa bakuran, nakagawa kayo ng isang masarap at masustansya
na na tea mula sa Blue Fennel. Ito ngayon nilalagay ko siya sa cup ready to drink. Pwede nyo ring salain muna para mawala yung mga dahon bago inumin. It's up to you. Ayan siya. Hi guys, especially sa ako, sa mga kasamahan ko na fellow Divine Kabbalah speakers. Okay? Parating yung like, hit the bell button, subscribe yung mga videos natin kasi ngayon gagawa ko ng documentary okay ng mga pasyente na nagpapagamot sa atin at kung paano sila ginamot, okay? At ilang araw, ilang linggo bago sila gumaling. So, support our YouTube channel para marami pa akong i-upload ng mga panggamutan no yung dokumentaryo ng pagsisimula ng paggamot sa sakit hanggang sa ito ay gumaling. Shalom, ang kapayapaan ng dakilang Yahuwah, siya habang siya ang mapasa inyong lahat. Amen.